Ayon sa mga diksyonaryo, ang general definition ng corruption ay the use of public office for private gain. Marami sa atin, ang idea ng corruption ay ang mga suhulan sa government offices, kickback sa mga projects, o pagbulsa ng pondo ng gobyerno. In this episode, ipapakita ko sa inyo ang mga iba pang modes of corruption, specifically kung paano ginagamit ni Duterte ang kanyang pagkapresidente para kumita ng pera through business shakedowns o mga pang-iipit sa mga negosyante. Nung bagong upo si Duterte, ang sabi niya ay dudurugin daw niya ang mga oligarchs na nagkokontrol sa ekonomiya ng Pilipinas at nagpapayaman at the expense of the Filipino people. Makalipas ang ilang araw, sa isang speech, sinabi ni Duterte na si Bobby Ongpin daw ang una niyang dudurugin na oligarch. Nung panahon na yon, isa sa mga malaking negosyo ni Ongpin ay ang PhilWeb Corporation na nag-ooperate ng mga online gaming sa bansa. Pinagmumuran niya si Ongpin sa mga speech niya, sabay sabi na galit siya sa online gaming at salot daw ito sa lipunan. Then sinabihan niya ang PAGCOR na bawiin ang franchise ng PhilWeb para hindi na ito makapag-operate simula August 11, 2016. Maraming nabilib doon sa sinabi niyang yon, kasi nga wala pa daw presidenteng nakakagawa nito. Totoo na daw talaga na change is coming, ika nga ng mga makaduterte. Dahil sa pagbawi ng license to operate, tuluyang bumulusok ang pagbaba ng presyo ng stocks ng PhilWeb. From 24.40 pesos, naging 4.25 na lang ito after ipinisara ng PAGCOR. Mahigit 26 billion pesos ang katumbas na halaga na nawala sa PhilWeb stocks or equivalent to more than 80% ng dating value nito. Nung mababa na ang presyo ng stocks ng PhilWeb, biglang binili ng negosyanteng si Greggy Araneta ang PhilWeb mula kay Bobby Ongpin. Si Greggy Araneta ay kaibigan ni Duterte at bayaw ng kaalyado niyang si Bongbong Marcos. Teka muna, di ba galit siya kay Bobby Ongpin kasi oligarch daw? Pero pinayagan naman niyang ilipat ito kay Greggy Araneta, whose father-in-law used to be the boss of Ongpin. Anyway, ito na nga ang mahiwagang pangyayari. Nung napalitan ang ownership ng PhilWeb, quietly na binalik ang franchise ng PhilWeb no October 30, 2017 at nag-operate muli ang online gaming company. And of course, biglang nag-increase by 246% ang value ng stocks nito. Bilyon-bilyon ang kinita ng mga nagkamada nito. Siyempre, si Duterte mismo ang nagtimon nito lahat. Hindi lang yan, bukod pa sa kinita sa pagbili ng bagsak presyo ng negosyo, naitalaga pa ang paboritong businessman ni Duterte, ang Davao-based na si Dennis Uy bilang board of director ng Alpha Land. Ito ang flagship real estate company ni Bobby Ongpin at vice chairman ng Atok Big Wedge Mining Firm na pagmamayari din ni Bobby Ongpin. Magkasosyo na sila. Anyari? Galit daw sa oligarch? Pero napunta sa kaibigan niyang manugang ni Marcos? Tapos ginawa pang vice chairman at board of director ang bata niya sa kumpanya ng oligarch na dudurugin daw niya? Ngayon, may sinasabi pa ba si Duterte laban kay Bobby Ongpin? Wala na, ariglado na. Meron bang online gaming ngayon na minumura dati ni Duterte kasi daw salot sa lipunan? Oo naman, nag-uumapaw sa dami. Pero, narinig niyo pa ba si Duterte na nagalit tungkol dito? Hindi na, di ba? Kasi nga, pinagkakakitaan na nila. Okay, punta naman tayo sa mining sector. Noong 2016, nagbigay ng mabigat na mensahe si Duterte para sa mining sector. Ipagbabawal daw niya ito dahil ito daw ay nakakasira sa environment. Para ipakitang seryoso sa kanyang concern sa environment, inappoint niya bilang sekretary ng DENR ang kilalang environmentalist at yumaong si Gina Lopez. Palakpakan na naman ang mga tao kasi talagang pro-environment daw si Duterte. Gaya nung nangyari sa PhilWeb, bumagsak din ang value ng stocks ng buong mining sector nung unang buwan pa lang ng pag-assume ni Gina Lopez sa DENR. Doon na rin simulang namakyaw ng undervalued mining stocks ang Davao Group kasi alam nila ang tunay na pakay ni Duterte.
Gaya ng nangyari sa PhilWeb, ang tawag dito ay insider trading. Tuwing gustong ibagsak ni Duterte ang presyo ng stocks para mapakyaw ng kanyang Davao Group, gagawin niyang panakot ang total mining ban. Kung hindi naman, i-reappoint niya si Gina Lopez sa DENR. Pero, noong May 3, 2017, tuluyan na ngang hindi na-confirm ng Commission on Appointments si Gina Lopez bilang DENR Secretary. Hindi na rin siya ni-reappoint ni Duterte. On cue, tuluyan na rin tumaas ang value ng stocks ng buong mining sector. By then, malaki na ang holdings ng Davao Group at allies ni Duterte sa mining sector. Bilyon-bilyon ang windfall profits nila. Laway at pagmumura lang ni Duterte ang kapital. By the way, nabanggit ko na, ang paboritong negosyante ni Duterte na si Dennis Uy ay vice chairman ngayon ng Atok Big Wedge Mining Firm na pagmamayari din ni Bobby Ongpin. Ngayon, may naririnig pa ba kayo kay Duterte laban sa mga miners dahil sa pagsira daw ng kalikasan? Wala na, di ba? Kasi bumagyo na ng pera at ginto sa Davao Group ni Duterte. Kaya luhaan na ngayon yung mga pro-environment na napaniwala ni Duterte noong una. Medyo kakaiba naman ang estilong ginawa ni Duterte sa pag-control ng Philippine Online Gaming Operations o mas kilala bilang Pogo. Before 2016, si Jack Lam ang major player na may franchise ng Pogos. Noong November 2016, ni-raid ang Pogo offices ng kumpanya ni Jack Lam sa Clark, Pampanga. Inaresto din ang mahigit 1,000 Chinese Pogo workers. Duterte ordered the arrest of Jack Lam. Gusto pa nga raw niya ipapatay ito. After a few weeks, nutusan din niya ang PAGCOR na ipasara lahat ng online gaming operations sa bansa. Marami na namang nabilib kay Duterte dahil dito. May political will daw talaga. Pero teka muna, take 2 na yung pagpasara na yan. Kasi base sa unang napag-usapan natin sa kaso ni Bobby Ongpin, ipinasaran na yung online gaming. Pero nung nakuha na ni Duterte ang gusto niya, pinubuksan ito ulit. Ngayon, pinapasara ulit? Ibig sabihin niyan may panibagong agenda. Iba't ibang rason ang sasabihin ni Duterte para maninlang ang tao. Pero sa totoo lang, he is just laying the ground politically to justify kung bakit niya iniipit ang mga kumpanyang ito. Ultimately, ang agenda lang niya ay any or all of the following. Extortion ng shares ng company, commission ng fire sale ng company, windfall earnings through insider trading, or in the case of the Pogos, ang pag-monopolize ng buong industriya by changing the players or operators. Ganun na nga ang nangyari. Pagkatapos ng pagpasara ng kumpanya ni Jack Lam, inutusan naman ni Duterte ang PAGCOR na bigyan ng franchise to operate Pogos sa Eastern Hawaii Leisure Company Limited. Ang may-ari nito ay ang anak ni Kim Mong na, you guessed right, isang kaibigan at financier ni Duterte. Ngayon, ang kumpanya ng pamilya ni Kim Mong ang major operator ng halos lahat ng Pogos sa Pilipinas. Bilyon-bilyong piso na naman ang kita dito ng mga invisible partners ng Pogo. Ang pakitang tao naman na pag-aresto ng mahigit na 1,000 Chinese workers sa Clark noong November 2016 ay pinalitan ngayon ng daang-daang libong Chinese workers na nagkalat di lang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas. Pero legal workers naman daw sila kasi binigyan nga sila ng Bureau of Immigration ng working visas through the notorious pastilla scam. Ang tanong ngayon, may sinasabi pa ba si Duterte tungkol sa online gaming na 2 beses na niyang pinaban sa buong bansa? Wala na, hawak na nila eh. Ganito mismo ang ginawa nung pinasaran niya kunyari ang lahat ng PCSO operations noong 2019 dahil grabe daw ang corruption. Pero wala namang nakasuhan. Nagpalit lang ng players. After a while, bukas na ulit. Pero this time, sa mga bata na ni Duterte, nag-iintrega ng pera. Maliwanag sa mga pinakita natin dito ngayon kung paano ginagamit ni Duterte ang kanyang kapangyarihan para kumita sila ng kanyang Davao Group. That is the very definition of corruption. The use of public office for private gain. Ang mga ganitong business shakedown, pagkikikil, or extortion
ay common ang ginagawa ng mga governors at mayors sa mga negosyanteng gusto mag-operate ng business sa lugar nila. Marami kasi silang paraan para i-shakedown or ipitin ang mga business owners. Either hinihingaan sila ng pera o parte ng negosyo para maging kasosyo sila. Kung di sila papayag, di sila papayagang mag-operate. Hindi ko nilalahat, pero ganyang kadalasan ang kalakaran sa local governments. At sa ganyang sistema, lumaki si Duterte. Ang Ease of Doing Business Act ay ipinasa para masolusyonan sana ito. Pero siguradong matatakot pa rin mag-file ng complaint ang mga negosyante kapag hinarang sila ng mayor at governor. Kasi pwedeng-pwede nga sila balikan sa iba't ibang paraan, lalo na kapag presidente pa mismo ang nanggigipit. Ultimately, kailangan talagang siguraduhin na lang na ang iboboto natin ay ang mga maayos at di corrupt. Sa mga malalaking negosyante naman, hindi ko po sinasabi na mga anghel sila. Pero lahat ng bansa sa buong mundo na hindi komunista ay merong big businesses. Kasi importante ito sa pag-inlad ng ekonomiya at sa pagbigay ng trabaho sa mamamayan. Ngayon, kung meron man nagmamalabi sa kanila, ito ay dahil may mga kurakot na government officials. Kasi obligasyon dapat ng gobyerno na isapatupad ang batas para ma-level ang playing field sa business community. In conclusion, pinakita natin sa episode na to na ngayong panahon ni Duterte, hindi na mga malalaking negosyante ang mga oligarchs, kundi siya na mismo at ang kanyang Davao Group.